I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, it's driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, and somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall. Dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will someday, yeah. And everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Go and raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back you. Do-d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 o. Memories bring back, memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, but you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes. Yeah, everybody hurts someday, eh, eh. But everything gon' be alright. Go and raise a glass and say, yeah.
Na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng mga kasama at mga katulog. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ipon sa ipapawid. Inilapit niya sa tao at pinawaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan niya. Ang tao na ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ipon at mga hayop, maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang ito'y nahihinting ay kinuha niya ang isang tadyang at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niya ang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki sa wakas na ito, ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Tayo pong lahat ay pansamantalang tumungo para po sa ating opening prayer. Nakila namin Diyos na may akda ng buhay. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi, alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maaari na po tayong upo po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
yung best man sa Maid of Honor ay nasaan sila? Paki-assist na yung ating kinakasal, okay? Lahat ng galaw nila, lalo na yung nobya, ay dapat naka-assist kayo. Okay, thank you. Sa mga ninong at ninang, sa mga hindi ko mabilang na mga abay, ang kasalan po ito ay inaktal ng Panginoon at alam namin bilang Kristiyanong bansa, bilang mga taong kumikilala na ang pagsasama ng lalaki at babae ay itinagubilin ng Diyos, itinakda ng Diyos, hayaan po natin na sa hapon ito ay samahan natin sa unang yugto ng pagsasama bilang mag-asawa si Lubisian at saka si Florentine. Ang pag-aasawa po ay dinisenyo ng Panginoon na kung saan walang ibang nagdadag, walang ibang nagdisenyo, kundi ang ating Panginoon. Kanina po binasa natin sa Genesis na ang unang nilikha ng Diyos ay ang lalaki. At pagkatapos nalikhain ng Diyos ang lalaki, inilagay niya ito sa atin. At doon sa atin, provided lahat ng kakailanganin ng ni Adan, ng lalaki. Naroon po yung pagkain, naroon po yung magagandang tanawin, pero araw-araw nakikita ng Panginoon na ang lalaki ay hindi po siya kontento sa kanyang buhay, may kulang. Ito po ang promoprotekta sa mga vital organs natin. Nandito po ang puso, ang baga, ang kidney, everything ay pinoprotektahan po ng rib. Lakin ang implication nito, Luis, yan, ikaw ay magiging tagapagsanggala, ikaw ay magiging kalasar, ikaw ang protector ni Florentine. So sa hapong ito, ay nakilala bilang pasyalan ng mga magkasintahan o kaya magkasawa. At ito pong tulay na ito ay naglalaman siya ng 40,000 kilos na padla as of 2015. Sino po naglalagay ng mga padlang na yon? Lahat mo lang bibisita doon sa tulay na yon, na ang kanilang kaisipan ay para maging forever po yung pagsasama. So lahat po ng mga turista na galing sa iba't ibang panig ng mundo, pag nagagawin doon ay naiinggan niya na bumili ng padlang. At isasabit nila doon sa tulay na yun yung padlang, hindi itatapon nila yung susi. At iiwanan na po nila yung padlang doon. Kaya lang po, noong June 2015, nakita po ng pamahalaan ng Paris na sa sobrang bigat na 40,000 kilos na po yung mga padlang na nakagilitin. So nag-design po ang pamahalaan na tanggalin yung padlang at itapon. Sa hapon ito, Luisian at Florentine, may apat na bagay na iiwan namin sa inyo. Ang pamagat ng mensaheng ito ay designed by God, manufactured by Louis and Florentine. Ang pag-aasawa ay dinisenyo ng Diyos. Pero ang magmamanufacture, ang magpapatuloy, si Louis. Ikaw ba si Louis yan? Parang hindi masaya si Lubis. Si Florentine. Okay ka lang, Florentine. Alam niyo po yung usi na mahilig po ako sa baril. Though wala pa akong baril. Alam niyo po yung kwento ng usi na baril. Though saan dinisenyo, sino po nag-design? Dinisenyo po ito ng mga Hudyo. Pero ang nag-manufacture, ang nagpadami, ang nagpasikat, USP. Ang pag-asawa, Luis yan, at Florentine, ay dinisenyo ito ng Lord. Pero yung pag-manufacture, papaano ito magiging maganda, papaano ito tatakbo, papaano ito mananatili, it's up to you. Nasa sa inyong dalawa yan. Kung gusto nyo till there, nasa sa inyo yun. So, tignan natin ito ha. Marriage is initiated by God. Sabi nga sa kwento nung binasa natin kanina, nakita ng Lord, hindi masaya ang buhay ni Adan. Number two, it was planned by God. Ang pag-aasawa po
Ang pag-iisang itim ay plinano ng Diyos. And then number three, it was blessed by God. Ang pag-aasawa mo ay, ito lang yung pagsasama, ito lang yung relasyon na pinagpala ng Panginoon. So sa hapong ito, inyong tatandaan na hindi matatapos kayong araw. Napipirma kayo dito sa papel na ito. In fact, ang wedding, ang marriage, ay hindi po yung reception. Alam po, ang pag-aasawa, hindi po yung reception, hindi po yung decoration, hindi po yung dami ng abay. Ang pag-aasawa sa harapan ng alinsunod sa batas ay ito, itong papel na ito. Kaya inyong pagbubutihin, inyong pakaiingatan, ang inyong gagawin, sumpaan na yung araw na ito. Tama ba sumpaan? Iba kasi yung isinus mong makita. Iba naman yung nanunumpa. Okay? So tatandaan ninyo yung reason for marriage. Number one is for partnership. Dinisenyo ng Lord na kaya ka mag-asawa para meron kang contemporary, meron kang kabadi-badi, meron kang best friend. Hindi ka nag-asawa para may paglalabas sa'yo, may pagluluto sa'yo, may paglilinis sa bahay po, hindi. Hindi tayo nagtama po mga ninong at ina. Biblically, it is designed for partnership. Baka po pwede pakitan po yung mga phones natin para alang-alam po kay Luisian. Luisian at Glory Bay ay binisip yun ng Diyos para tayo ay umani. For procreation. Ang sabi sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply. Hindi ko alam kung ilan ang nag-usap na ba kayo. Before 60s, 70s, 80s, parabihan po ng anak. Tama po? Pero pagdating po ng millennium, ang China nauna na sila. Two-child policy. Pag nanganak ka pa ng patatlo, illegal na yon. Okay? Kaya yung may mga Pilipina, nag-asawa ng Chinese, pag kumanak pa sila ng lampas na dalawa, umuwi sa Pilipinas, iniaanak nila dito yung bata, tapos iniiwan dito sa lolo at lola, balik sa China. Hindi ko alam kung ilan ang inyong plano, pero yun ang ginisin nyo ng Lord. He designed marriage for procreation. Number three, so una po, partnership. Number two, for procreation. Hindi pwedeng mag-procreate ang lalaki sa lalaki. Mga minamahal na mga panauhin ko yung hapon ito, nakabingbin na po sa Congress, may mga batas na po tayo, may mga bill na someday, magugulat na lang po tayo, nilalabi na po yun. Na katulad sa ibang bansa, pamanay, parang hindi po mayroon na rin nagpapakasal lalaki sa lalaki. But, biblically speaking, God designed marriage for procreation. So, hindi pwedeng manganak yung gagawin ninyong sentro ng buhay nyo ang Diyos. Next, na inyong magiging pagbuhan or kapartin ng inyong buhay is your church. At patatlo, yan yung mga ninong at ninang na inyong pinili. Pwede ninyo silang takbuhan. Pwede ninyong puntahan. Pwede ninyo silang labitan. In times na kailangan nyo ng payo. In times na kailangan nyo ng gabay. Kailangan nyo ng mga ideas. Kaya yung silang inuha ay hindi lang para pasyalan pag-descendant, pag-Pasko, kundi inuha nyo sila. Basically, they will serve as your second parents. Sila yung magtatayo nilang pangalawang magulang. Tama po ba ako mga ninong at ninang? Na from now on, mga anak ninyo sila, at anumang bagay na pwede ninyong itulong, ipayo, ibigay, ay we hope na kayo po ay buong pusong ipagkakaloob sa pag-asawa nito. Kayo ay aking inaanyayahang tumayo, magharap, please. Sa inyo, Louie at Glory Faith, habang kayo ay nakatayo sa harapan ng Panginoon, ng inyong mga magulang, at ng inyong mga ninong at ninang at lahat ng sumasaksi sa inyong kasalan. Inyong tatandaan na ang tahanan ay dapat ikinatayo sa pag-ibig. At ang katangian ng pag-ibig ay inyong magiging basihan.
inyong magiging gabay sa inyong pagsisimulang magsama habang buhay. Louis at Florette, ginawa ng Diyos ang pag-aasawa na isang kalagayan na kung saan kayo ay nalago. Isang kanlungan, isang papel diliha sa isang dako, at sa isang sudla naman ang sa kabila. Ang pag-aasawa ay tinatawag ng test kitchen ng salita ng Diyos. Ito ang instrumento ng Diyos sa kanyang plano sa daigdig. Isang maliit na daigdig na dalawang tao lamang hanggang kamatayan at muling pagkabuhay ay magaganap. Isang dako na lahat ay pawang at lubusan. Ang pag-aasawa ay hindi lamang makataong kaginhawahan o daang pinagtibay ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng laman o isang kasiyasiyang paraan para mapanahanan ng tao ang planeta. Ang pag-aasawa ay isang panunumpa sa Diyos bilang iisang laman sa daigdig at makikita ng bawat isa sa inyo na maghari ang kanyang kalooban. Kaya Louis at Florette, ang pag-aasawa ay isang pangako na kung saan ninyo hahanapin ang kalooban ng Diyos. Na makita ninyo ang iyong kasamang may karamdaman na gumaling, ang ganos ng buhay na sumugat sa inyo ay maghilo, at ang baluktot na bahagi ng iyong pagkatao ay maituloy. Ang pag-aasawa ay isang pangako na isinasagawa alang-alang at isinasaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Sa mga ninong at nina, kayo po ay naririto hindi dahil sa tradisyon o kaugalian. Kayo ay naririto dahil sa isang layunin upang sumaksi sa kahimahimahin ng magaganap. Kailanman ay huwag sirain ang kasunduan ito. Mula sa araw na ito at sa hinaharap, sino man ang darating, anuman ang darating sa iyong buhay, huwag kayong sumang-ayon o mag-isa na pagsasama. Sikapin ninyo sa inyong buong kakayanan na ito ay inyong isagawa habang kayo ay nabubuhay. Sa mga kaibigan, kay kapamilya, ka-churchmate, sa mga panauhin ng nilito, sa banal ng Diyos, ang dalawang ito ay nahugasan sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ay nanalangin sa Diyos at sila ay nanampalataya ng buong puso na ito'y ganap na kalooban ng Diyos na sila ay magsasama bilang mag-asawa. Kanilang isinasagawa ang kanilang kapasyahan, kaya mula sa araw na ito at sa darating na panahon, ipinagtatagubilin ko sa inyo na gawin natin ang buo nating makakaya na makita na ang pagsasamang ito ay maging malakas, maging maayos, at maging masagana. Pagkakataon po nito, tunghayan natin ang palitan ng pangako ni Louis Yan at ni Florette. Hawakan mo, tingin ka kay Florette o ka titingin sa paligid mo kay Florette lang. Louis Yan, inaangkin mo ba si Florette na iyong asawa bilang sarili mong laman? Mamahalin siya katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Ipagsasanggalan siya at iingatan sa habang panahon ng iyong buhay. Kung ngayon ay umarap ka sa kanya at sabihin mo ang patutuo ng iyong pakikipag-isang ibig. Ako si buong pangalan. Ako si Louis Yan Lin. Ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Ay iiwan ko. Ay iiwan ko. Ang aking ama. Ang aking ama. At ina. At ina. Upang makisama sa iyo. Upang makisama sa iyo. Upang iyong maging asawa. Upang iyong maging asawa.
Mula sa sandali ito. Mula sa sandali ito. At sa mga araw na darating. Sa mga araw na darating. Tayo ay iis. Tayo ay iis. Pwede bang palapakan naman natin? Ganun din naman, ito ang katanungan natin kay Florite. Florite, inaakin mo ba si Luisa bilang iyong asawa? Ipapasakop ang iyong sarili sa kanya katulad ng iyong pagpapasakop sa Panginoon? Ipapakita ang paggalang sa kanya bilang pinuno ng pagsasama nito habang kayo ay nabubuhay? Hindi namin narinig. Opo, Pastor. Kung gayon, ikaw ay bumalik din kay Luisa at sabihin mo rin ang patotoo ng iyong kahandaan na kanyang maging asawa. Ako si Florida. Ako si Florida Sokka. Ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Ipasasakot ko. Ipasasakot ko. Ang aking sarili. Ang aking sarili. Sa iyo. Sa iyo. Upang iyo. Upang iyo. Maging asawa. Maging asawa. Wala sa sandali nito. Wala sa sandali nito. Sa darating ng panahon. Sa darating ng panahon. Tayo ay isa. Tayo ay isa. Palapakan natin ang Christ. Sa pagkakataon po nito, sa kasalan po, hindi mawawala ang mga simbolo ng kinakasal. Isa pong simbolo ng kasalan ay ang sing-sing. Kaya dapat may briefing din pagka kumuha kayo ng ring-diren, ha? Kayong mga yakipon. At ang tanungin niyo kung yung ipapahawak sa kanya ay napaunawan ninyo na yun ay hahawakan lang. Ibabalik din po ito, ha? Sa pagkakataon po nito, dumako po tayo sa seremonya ng sing-sing. Bibigyan lang po natin ng taikling pakahulugan ng sing-sing. Ang sing-sing pangkasal ay panlabas at nakikitang panatandaan ng panloob at pakadiyos na tangi na siyang magsasama sa dalawang tapat ng puso sa walang hanggang pagmamahalan. Ang sing-sing ay napakahalagang bagay, isang tanda ng inyong pananampalataya at pagmamahalan. So dalawa ang simbolo mo. Your love, your faith. Isang tanda ng inyong pananampalataya at pagmamahalan. Ito ay ginawa sa mamahaling uri ng titan. Ito ay walang katapusang uri ng kabilugan na nagpapahayag ng patuloy ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na hindi nabibigo. Lord, sa sing-sing na ito, ako ay nakikipag-tipan. Ako ay nakikipag-tipan. Sa iyo. Sa iyo. Ito ay tanda. Ito ay tanda. Ng aking pananampalataya. Ng aking pananampalataya. At pagmamahal. At pagmamahal. Sa iyo. Sa iyo. Aking itatalaga. Aking itatalaga. Aking buhay. Ang aking buhay. Iingatan kita. Iingatan kita. At mamahalin. At mamahalin. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Gagawin ko. Gagawin ko. Ang pangako ito. Ang pangako ito. Sa pangalan ng Diyos Ama. Sa pangalan ng Diyos Ama. At ng anak. At ng anak. At ng Espiritu Santo. Tatandaan niyo po. Pakisuot yung sing-sing. Kayo naman po, pakikinggan natin ang pangakbal in Torepe kay Luis. Ilakas-lakas. Lubi. Sa pamamagitan. Sa pamamagitan. Ang sing-sing na ito. Ang sing-sing na ito. Higit sa matalik. Makikipag-tipan. Makikipag-tipan. Higit ako. Higit ako. Sa iyo. Sa iyo. Aking itatalaga. Aking itatalaga. Ang aking buhay. Ang aking buhay. Ang pagmamahal. Ang pagmamahal. Sa iyo. Sa iyo. Igaganap kita. Igaganap kita. At paglilingkuran. At paglilingkuran. Sa lahat ng araw. Sa lahat ng araw. Ng aking buhay. Ng aking buhay. Gagawin ko. Gagawin ko. Ang pangako ito. Ang pangako ito. Sa pangalan ng Diyos Ama. Sa pangalan ng Diyos Ama. At ng anak. At ng anak. At ng Espiritu Santo. Palapakan po natin si Jorge. Halina ngayon, Louie, ha?
Malinaw yung pangako. Inanyayahan ko ang dalawa na doon. Pakihanda ng mga abay na may hawak ko ng bubelo. Na kanyang ipagkakaloob sa pagsasama nito. Ang belo ay sumisipulo sa kanyang kapangyarihan na kung wala ang Diyos, ang tao ay hindi maaaring magtagumpay sa kanyang layunin. Ang belo ay simbolo at habang kayo Louie at Gloripe ay namubuhay na may takot sa Diyos, may pananampalataya at pagsunod sa Diyos, inyong mararanasan ang walang hanggang pagkalinga ng ating Panginoon. Isa pa pong simbolo ng kasalan ay ang kordon. Sa buong mundo, ang mga hapon po ay nangkot sa mataas po ang rate ng pagpapadiwangan. Isa po sa hinahangaan ng mga ibang lahi sa ating mga Pilipino ay yung ating pong resilience. Tatalian natin si Louie at si Gloripe sa pangalan ng Panginoon. At nawa tayong lahat dito ay maging kaisa nila. Nanaisip natin na ang pagsasama nito ay magtatagumpay, magiging matatag. Dadaan kayo sa mga pagsubok, pero aalalahanin ninyo, kayo ay tinalian ng Panginoon. Sa harap ng inyong magulang, sa harap ng inyong mga ninong at nina, sa harap ng inyong mga kaibigan, kayo ngayon ay aming tinatalian. Ito ay sagisag ng kapangyarihan ng Panginoon nung kanyang sabihin na ang dalawa ay magiging iisa. Sa hapon din po ito, ating masasaksihan ang paggawad ng arakas. Ikaw si taga-sundo. Kakalasin lang, tapos huwag mo na pakit yung bata. Isa po may nagtanong yan, bakit po sa kasalan na binibigay ay bariya? Matanong ko nga po ang mga ninong at ninang, bakit baga hindi po yung papel? Sa palagay niyo, sa pagsisimula ni Louis yan at ni Gloripe bilang mag-asawa, atin pong papabaunan sila ng isang alaala at higit sa lahat, yung sikreto na gusto niyong maranasan yung hindi nauubusan, yung hindi nawawalan. Ang sikreto nun ay 10, 40, ilang pa kwante lang? 50. Ituturo ko yun sa inyo, pagkabat maraming may idea na kayo dito, pero ito yung prinsipyo na para hindi kayo ma-outrun, kayo maubusan. 10% always belongs to God. Meaning, sa inyong paghahanap buhay, kagaano man kaliit, kagaano man kalaki, when you receive your paycheck or your salary, tanggal agad si 10%. Ano yung 40%? Yung 40% automatic is savings. Then yung 50% natira, yun yung pang-rent ng bahay, ang bayad ng kuryente, ng tubig, at saka yung pang-daily expenses. That is a principle, at kapag matutunan ninyo yun, ay itinuro ng Panginoon. And I believe na kapag kayo ay magsisikap, hahanap buhay, kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Pero mga ninong at ninang, sino po? Sino po dapat ang treasurer sa dalawa? Si Bri. Okay. So, Louie, ihawak mo yung kay Gloripe. Sabihin mo sa kanya, Gloripe.
12. Ang arakas na ito ay aking ibinibigay sa iyo bilang simbolo ng ating pagsasama, paghahanap buhay na may pagmamahalan at katapatan para sa kaligayahan ng ating tahanan. Luwi, tinatanggap ko ang mga simbolong ito bilang aking pakikiisa sa iyo. Palapakan po natin ang panilangin ng palitan ng pangako. Ngayon naman po, dadako tayo sa Bible na sa inyong pagsisimula bilang pag-asawa, kayo ay mananampalataya. Alam natin, ang tawag dito ay manual ng buhay. Gusto mo magnegosyo, pagpapamilya, politics, everything. Meron po kayong mapupulot at mapupuhang prinsipyo sa salita ng Diyos. So hahayaan ninyo na sa relasyon ninyo, sa inyong pagsasama, tataglayin ninyo, pahahalagahan, at higit sa lahat, gagamitin ninyo ang salita ng Diyos na pundasyon ng pagpapalaki ng anak. How to raise children. Noong araw, may patpat, ano? Ngayon, ang mga parents, takot ng mamalo ng anak. Which is bad, no? Ang mga human rights activists, yun na po yun. Huwag mong sasaktan, huwag mong sasalingin. Tatawag yan ng 911, ba? Pero alam nyo, Louie, pag nagkaanak kayo, hindi masamang pumalo dito sa buwit. Okay? At ikaw naman, mami, pag may ginawa yung anak mo, wala yung asawa mo, huwag mong hihintayin ng alas 8 ng gabi pagdating niya, saka mo isusumbong. O yung anak mo, nasa pinduan wala. O yung anak mo. Yeah? So, ang mami ay entitled ka rin na mag-discipline ng anak. Dapat pareho. At kapag dinidisiplina ni daddy, ikaw naman ay huwag kang maging shield. Hintayin mo mapalo, pag umiyak ng bata, at kapag lumapit sa'yo, sasabihin mo, anak, tatandaan mo, mula ngayon, para hindi mo mapalo, susunod kay daddy. Pag si mami naman nagdisiplina, dapat yung daddy, ready ka na i-accommodate para i-comfort yung bata. Para yung bata, hindi makaramdam ng rejection. Tama po ba mga ninong at ninang? Huwag po na pag pinagpapalo ng asawa, ng lalaki yung bata, dinisiplina, aawayin ng mami. Diba? Sasabihin, huwag mong paluin, kawawa naman yan. Yung anak ko, diba? Parang, uy. Lalaki yun, lagi niyang niisipin, ba't si daddy, si mami lang ang mabuti. So, when it comes to raising children, biblical, pwedeng pumalo. Huwag naman, huwag kayo mag-disipline ng bata pag kayo galit. Pag kayo mataas at emosyon or ano. I-disiplina ninyo, ayon, ano yung mali. Okay? So, from husband and wife, madadagdagan yung role. Ikaw, husband and daddy. Ikaw, magiging mommy and wife. Okay? Tapos, turuan ninyo yung baby ninyo. Pag baby pa, sa gitna. Okay? Magandang pang-referee ang anak niya sa gitna. Pero along the way, pag malaki-laki na yan, gawan nyo ng silid, gawan nyo, turuan nyo sila, pwede sila patulong kayo. Okay? Another thing, sa hapon ito na bago natin tawagin yung mga ninong at nina, pag may problema, ano bang problema yan? 95% pag may problema at may nag-usap, 95% tendencies are solved with them. Pag may problema kayo sa ano ko yung kalimutan. Minsan po, mga in-laws, ito, ituturo ko sa inyo, wala sa Bible, wala sa Hebrew. Ang gawin yung kaibigan, dapat ang malunggan ko, sasabihin mo sa peran mo, Mami, kumusta ka na? Ang ganda mo ngayon. Nakapamalimti ka na po? Naibigas pa po kayo? Kasi di pa sumusunod ko si Louie. Gawin mong friend, gawin mong kaibigan ang iyong yanan. Okay? Sila mag-asawa, gawin mong kaibigan. Ganun ka rin, Louie, sa parents ni Cory. Gawin ninyo silang kaibigan ninyo. Pag naging kakampi ang ganaan, I tell you, nasabihin mo, Mami, may kampi ba kayo? Alam niyo po yung kwentong yun, na tuwing umaga, yung malunggang pupunta sa ganaan, sasabihin niya, Mami, meron po kayong bigas. Ah, meron pa naman, kuha na dyan. Kampi po. Meron pa naman, asukan.
I just remember that story, ano? Sasasabihin daw ng tenant, eh, dito na lang kaya kayo pumira. Yeah. Sige, pumaki, 1 week lang. Pumatan, ano? May I request ni Ninang at Nino, pumunta po kayo sa altar para atin po silang consecrate. And then later on, habang may kumakanta po sa likod, pupunta po tayo sa signing of marriage certificate. Mga Ninang at Ninang, yung kamay po ninyo, yung pagpunta po ninyo at pagtanggap nyo sa responsibilidad bilang Ninang at Ninang ay malaki pong bagay kay Luis yan at kay Glory Fe sa kanilang pagpapasimula. Pakitanggal nyo mo yung kanang kamay, patong po sa ulo ko sa paningan kay Glory Fe at kay Luis yan. Agree with me as we pray. Makapangyarihang Diyos na may akda ng buhay, nilikha mo po na magbuklot sa pagsasamang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po mga Ninang at Ninang. Mamaya na po sila. Tayo. Maghanap.
Ito ba ang inyong pagkikitin ng inyong noong? Hawakan mo yung mga kamay ni Dorife. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo, atin ngayon ipinapahayag na si Luisia Mangge at Dorife Latusa Latosa ay mag-asawa na ngayon, alinsunod sa utos ng Diyos at ng batas ng Republika, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kanyang ingatan. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bibigyan kayo ng kapayapaan ngayon at sa walang hanggang buhay man. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the newlywed Mr. and Mrs. Luisia Mangge. Pwede po parang bigyan natin sila ng mas gabang palakpakan. Luisia now is your bride. Oh, crowd, kayong magbibilang. At the count of three, go! Okay, muli po, bigyan po natin sila ng masigla. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life, I found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so every night at the hotel, I ain't seen the sunshine in 3 damn days. Been fueling up on cocaine and whiskey. Wish I had a good girl to miss me. Lord, I wonder if I'll ever
change my ways. I put your picture away, sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. I put your picture away, sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. I called you last night in the hotel. Everyone knows, but they won't tell. But their half-hearted smiles tell me something just ain't right. I've been waiting on you for a long time, fueling up on heartaches and cheap wine. I si Pastora. Okay. Tatawagin ko naman po ang ating mga second sponsor, so assisted our bride of our to our bride and groom during the ceremony at the church at Cornerstone Baptist Church sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Paul Allen Ladica with Miss Bernadette and Nick Moan. We have also Mr. Sandy S. Salas with Miss Camille Romano. Dito po kayo. Mr. Mark Roland D. Luha at Miss Joyny Gunda. Mr. Joy Marmaris Letosa with Miss Baby Amor M. Letosa. Mr. Sam S. Espirito and Miss Janine Alpastrana. We have also, sa yung Sherwin kasama dito? Sherwin M. Sakit? Sa dito po? Iba yung middle edition. Miss Jessa Laika M. Miraflores. Mr. Dwight Cordero with Miss Annaline M. Delian. Mr. Harry Lou Villamarca with Miss Yule May Halutot. We have also Mr. Chapet M. Akiba with Miss Glee Ann Akin. Mr. Ricky Solas with Miss Macy B. Luha. Mr. Ivan Joe Parone and Miss Janima Limueco and Mr. Emmanuel Yuzon with Miss Sarah May M. Zuleta. Our candidate sponsor dyan para mga kuto na to. Hindi ko na makita. Cheryl Ann Ferrosco with Mr. Arjun Cuenca. Mr. Eliza J. Salitino with Miss Allison M. Atibay. Our candidate sponsor, Miss Sarah J. T. Mangi and Mr. Ivan Castro. Mr. Miss Lian Magtiba with Miss Jefferson Mangi. And our very sponsor is Miss Mary Jane Latorza with Mr. Marvin Solas. And Miss, hindi ko na mabasa, Queenie Cacho with Mr. Limueco. Please. May dalawa pong bakante dito. Sige po, meron pa. Tayo po yung marap doon. Ngayon po ay November 23. Nakakandi ako nakakamali. Tama ba ako? 2019, araw po ng Sabado. Nadagdagan na naman po ang milyon-milyong mag-asawa sa balat ng Republika ng Pilipinas. And one of these days, madadagdagan po ang mahigit 1,400,000 Pilipino after 9 months or after a year dahil sila po ay bibiyayaan ng anak. Okay, mga kaibigan, it is an honor and privilege to introduce to you, palakpakan po natin ang bagong kasal sa araw na ito, si Mr. and Mrs. Luisian and Florita Torsa Mangi. Isa pong palakpak na may kasamang malakas na sigaw! Pagsaluhan ang isang masaganang hapunang inihanda po ng dalawang pamilya para po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumahimik sa dalit. Thank you for the blessing
of bringing us Louie and Glorify together in marriage today. Their family and all of them relationships. Help them stay strong in any adversity and to treasure and protect the joy of marriage. May we, as their family and friends, commit, uphold, and encourage them to the best of our ability. We feel of joy and gladness, and may their union be blessed with much fruit. May Louie and Florentine always find favor in your eyes, and those are atin pong kanang amay. And bless this food that we are about to receive, and let this reception be an honor to you. In Jesus' name, amen. Palakpakan naman po natin mga sarili. Magandang buhay po sa ating lahat. Pwede po tapong tayong umupo. Okay? At tayo po pwede nang magsimulang kumain ng masaganang. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, so beautiful.
Okay, si Pompey. Okay. Taga saan ikaw, by the way? Manila. At saan particularly? Banda ka. Okay. Layasan ko ng college yan. Sa Otis. Otis, katabi lang. Okay. Okay. So, ladies first, of course. Kuya, mababa ko ng audio nito, ha? Any message para sa kanilang dalawa, especially doon sa iyong best friend na meron partner? Ikaw, single ka pa? Okay. May jowa? Wala. Available, hoy! Number 09, joke lang. Pakinggan po natin, palakpakan naman po natin si Miss Maid of Honor, si Mata, para po sa kanyang message, sa kanilang, sa kanyang mga friend. Hindi ako ready. So, yung mahina kilala sa akin, ako si Hazel, best friend ako ni Florefe since elementary. Nagkakilala kami nung grade 3, kasi apelida Latosa, ako Malati, so alphabetical yung arrangement. So, ayun. Kwentuhan kami din, naging mag-ibigan kami from grade 4 to grade 5, then grade 6, nakaiba kami ng section, pero friend pa rin kami. Schoolmate school, pa rin. Yes. Then, kami ng high school po, first year high school, classmate ulit kami. So, dagdagan kami, naging apat kami. So, yun po isa namin best friend, si Mara. Then, si Elgie po, nasa ibang bansa na. So, ay apat po kami. Ang bilis ko magsalita, so, okay, it's okay, normal it's okay. Po. So, okay, oh, it's so, okay. Po, yung pangalang friendship namin is for Marvicen. So, yun po. Ang haba ng intro ko. So, dito po tayo sa ano, sa message. Para sa inyong dalawa to. So, ayun. Yung pagpapakasal, perfect pala kayo na negative. O, sana itik nyo yun as positively na mag-grow sa isa't isa na patuloy na mahalin at tanggapin yung isa sa kabila ng lahat. Pagdating naman sa pag-aaway, more patience para sa'yo. Sobrang talaga. So, dalawa kayo. Dalawa kayo sa tapat ng advice na habang buhay, kahit gano'ng kagalit, kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kasakit, lalo pa magkakabibi na kayo, parang doon na po focus yung attention nyo. So, sana huwag nyo kalimutan yung isa't isa, magkaroon pa rin kayo ng... Okay, fine. Ano masasabi mo ngayon kay Kuya Louie na meron ng kasamang karagdagang miyembro ng inyong pamilya? Thank you very much, ma'am. Thank you very much. So, you can go back to your respective chairs and tables. Okay. Para daw walang kampihan, si Louie, sa ninang pupunta. Si Pompey, sa ninong pupunta. Samantala kung sa lalaki at sa babae, iba yung dating. Si Louie din sa kanyang ninang. Kumbaga sa kon, mas malalim. Ano? Mas malalim. At hindi daw pinakamatibay na basihan, respect. Respetuhin mo ang iyong asawa. Kung ano yan at sino yan, respetado mo siya kasi tinanggap mo siya ng buong buo. Kasi pag nagmahal ka, ibibigay mo yan, kukunin mo din. Parehas kayo dalawang nagbigayan. Next, loyalty. Ano po, tandaan mo, Pompey, pag hindi mo kasama ang asawa mo, hindi yan sa'yo. Bakit? Tumitingan yan sa iba. Nakaka-crush yan sa iba. No. Natandaan mo, hindi sa'yo yan ha, pag hindi mo kasama. Okay. Minsan nga, ka-holding hands mo na, isa iba tumitingin, di ba? Girlfriend, boyfriend, tantanan nyo kung mga kabataan kayo. Gawain nyo yan. Okay, next. Understanding. Dapat daw po ay may malalim na pangunawa, depende sa sitwasyon. Next. Sino pong naniniwala na may forever? Taas ang kamay. Ano, bitter kayong lahat? Ano? Bitter. Laura, bitter din. Meron pong forever. Ang forever po ay depende sa taong nag-handle ng relasyon. Kung talaga pong ang forever ay panghahawakan yung forever, that can be forever. Ano po? At kung ang forever ay naniniwala kayong wala, wala talaga yan, nasa sa inyo. It's just a matter of choice and personal decision. Pero ang forever po, tandaan niyo palagi, Louie at saka Pompey, depende yan sa nagahawak ng relasyon. No.
kaysa inyong dalawa. Best wishes and congratulations. Ilang taong ka na? 26? Ikaw? Pag-baby na agad? Oo. Pili, isa totoo lang, physically speaking, ang lifespan ng tao, hindi po natin alam kung hanggang saan. Oo, maswerte na akong abutin ako ng 60 years old. I was already 47, pero ang katawan ko po physical ay marami na pong nararamdaman. Maswerte na akong abutin ng 50 years old ko, sa totoo lang, lalo na po sa babae, 30 years old, mahirap na mabuntis. Mahirap ng mga anak. Baby na agad. At bago ko pahawakan sa kanilang dalawa, tinatawag ko yung dalawa dito sa baba ulit. Kayong dalawa, di kayo? At pwede na pong sabihin ni Pompey ang gusto niyong sabihin sa lahat ng nandito mula sa kanyang mga magulang, mga nilong at ninang, kanyang mga kapatid, lahat ng mga bisita, abay, o lahat po ng nandito. Come here. Oo. Hindi. Dalawa na. Pag ilan na to, malugang mo. Ah, first time. Oo. Okay. Good evening po sa atin lahat. Yeah. Salamat po at nakadalo kayo sa event na ito na masalaman niya sa buhay namin. Yeah. Salamat din sa mga kaibigan ko na naka-uwi galing Manila. Yan, kasi hindi ko na-expect na makaka-uwi sila kasi may mga trabaho sila, pero dumating pa rin sila. Tapos dun sa family ko, thank you sa support, sa love. Yan, thank you. Palapakan naman po natin si Pompey. Okay, Louie. Oh, teka muna. Mamadali. Hindi biro Louie yung 9 years ng emotional investment. Malimit mag-away. Believe it. Bakit? Yung mga simple lang ba? Selos. Yung mga ganun. O feeling mo naman, guwapo ka doon sa selos. Sabi ko sa kanya, mag-jowa-jowa ka ng ganyan. Babo. Pwede na po tayong umuwi. Tapusin po natin to. Hindi pa ako tapos eh. Okay, malapakan po natin si Ludi. Una-una po, maraming po na babasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa mga biyaya po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po, sa una-una sa aking mga magulang, sa suporta po, at ito po ay bagamat hindi po nga nung napaghandaan, ay salamat po na sa kanilang suporta po. Salamat po sa lahat ng aming mga kamag-anak, mga kaibigan po na dumalo po sa aming na tatanging araw na ito po. Salamat po sa inyo lahat. At sana po ay kayo po ay pagpalain ang ating Panginoon nila. Thank you very much. Palakpakan po natin si Mr. and Mrs. Manggian. Okay. Para naman po ma-entertain, ikot kayo para makapag-ala tayo table hopping. Ano? Sir? Para po, ano? Yung hindi pa po kumakain, marami pa po tayong pagkakasalansa ng pananalapi. Binawasan ng 13-month pay. Hello. Hello. That flows down through my veins. I feel chill inside. Ayan, tumayo na rin po. Ito po yata yung ibang pin. Ate, pwede dito mo ilagay. Taktak mo ng konti sa ano, sa lamesa. Yan, okay. Ito po, may pin po dito sa table. Sponsors, mga abe, baka naman pwedeng pakitulungan si Madam Manggi dun sa pag-distribute ng ano, ng regalo sa mga ninong at ninang. Would you mind? Thank you very much. Mga ninong at ninang, Pastor, maraming salamat po. Thank you. The Jocelyn, the Talulit. Nahiya pag lumapit. Wish comes in, I wish. 107.5.
Kuya, diretso lang isang tugtog pa. Yan si Pastora, tumubog bigla. Maraming salamat po. Sir. Thank you po. Kuya De, malapit ka pa sa akin. Si Kuya De, malapit ka sa akin. Ayan po ang mga friends at kamag-anak, lumapit na. Okay. Pero hindi ka kamay ang ipagkukuha mo yan. Pasok mo ang iyong ulo. Kunin mo sa pamamagitan ng iyong mga ngipin. Go! Music! Wow! Gano'n naman? Sanay na manisit pa si Bali. Anong inis? Gulpi ang inis. Okay. Ikot sa tali. Tangin mo, tangin. Luhod, ayan. Okay, paikot sa kamay. Tayo ka, harap ka doon. O lahat ng lalaki, talikot. Go! Kung saan tumigil ang tugtog, yun ang makakakuha. Sigil ka sa akin, ha? Pag gumanon ako, oh. Ha? Ready, pasa, lumi. Bilis! Pasa, pasa, pasa. Diretso. Ups! Sino yun? Ayaw matangkad. Anong pangalan nun? Joshua. Ha? Joshua. Tama ba? Kung Joshua kami here. Halika. Nasa yung garter? Louis. Okay. Okay. Oh, yeah, upo ka, ma'am. Luli sa kabila ka, dito ka sa kabila. Okay. Anong pangalan ni girl? Berna. Si Joshua, magkilala kayo? First time dito. Oh, Joshua, paano magpakilala sa isang magandang babae? Sige nga. Subukan mo mamugsunin, hindi ako mababayaran dito.
Sir, Lord, sir. Joke ko lang. Sir, Lord. Ready? Pakilala ka muna. Ma'am, alis nyo, alisin yung bulaklak. Pakilala ka muna. O, kamayan mo. O, para-paraan. Okay. Load ka sa harap. Sir, Lord, Lord. Saan mo ilalagay yan? Oo. Kanan, kaliwa. Oo. Joshua, meron ha? May starting line, may border line, may finish line. Mamili ka doon sa tatlo ha. Ready? Go! Pasok! Ha? Sa asukot mo. Oo, kasama yung dila pataas. Gusto mo yun? Ready? Go! Oo, para sa kamay lang. Oo, parang gusto mo samahan yung dila nga eh. Kung kamay ka. Ito malas, wakto. Ready? Hanggang saan ang kaya mo, Joshua? Sige daw. Higher! Ano daw? Higher! Ano sabi? Higher! O higher, taas mo, higher! Oh, sige pa, go! Ano daw? Saan pa? Higher! O higher daw, Joshua! Higher! Lampas mo ng konti sa borderline! Ano pa daw, last one? Ano daw? O higher daw! Oo, para malapit na sa finish line. Konting kwat ka lang. Ano? Okay. Hindi tayo tapos. Pipremihan natin yung dalawa. Okay. Kalikot ka. Dito ka, Luis, sa kabila. Okay, patikitin mo yung likod. Ayan. Okay. Lapit-lapit ng konti. Malapit sa hininga. Okay. Hihingi ako ng tatlong kiss kay Luis sa tatlong bahagi ng mukha. Kung saan ko miss si Luis, doon ka rin hahalot. Kondisyon natin yan. Pag hindi ka pumayag, baka hindi ako mabayaran dito. Utang na loob. Joke lang. Ready? Oh, siguro naman pa. Juicy? Juicy pa? Kung konti na ang lalaki sa mundo ha, ang ratio ngayon 10 is to 1, yung siya bakla pa. Oh. Huwag nyo nagtagtagan. Ready? First kiss. Huwag napahira yung arte nito. And hawak sa siko, Joshua. Kiss. Go. Boy. Sa ibabaw ng balikat malapit sa kilikili. Ready? 1, 2, 3, and go! Wow! Palapit na palapit sa katotohanan! And second kiss, Louie, go! Why, sa baba! Naku, pag pinahaba mo yung dila, yun na! Oo, go! Sa baba daw, sa baba. Ready? Oh, ready? Hawakan mo, Joshua, magagalit ako sa'yo. Ready? Sabay kayong dalawa, sabay. 1, 2, 3, go! Uy! Oh, last one, Louie! Last one! Last one! Last one! And go! Okay, yun po ang pinakamagalang at pinakarespetadong halik ng isang lalaki sa isang babae. The most respected way of kissing your partner ay sa noo. Ready? Sabay kayong dalawa, hawakan mo yung siko, di ba tayo tapos? Sabay-sabay, ready? 1, 2, 3, and go! Boy, sabi ni Joshua, kala ko doon na bababa sana, hindi pala bumaba. Palakpakan naman po natin si Joshua at si Ma'am Berger. Thank you very much. So sa inyo pong lahat, magandang gabi po at maraming salamat sa lahat ng dumalo. Ano po, maraming salamat. At sila po ay magbubukas na ng regalo. Out your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all